Alright, magandang gabi mga kababayan. Welcome back again. Magandang gabi, Rosalie. Pinagbigyan ba ng House Panel ang request ni VP Sara na i-terminate na yung pagdinig? June, walang balak ihinto ang House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng investigasyon na isinasagawa nila sa naging paggastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mga nakalipas na taon. Katunayan, iimbestigahan na rin maging ang mga programa at proyekto sa Department of Education kung saan naging kalihim din ang Vice Presidente, partikular na yung mga programa at mga proyekto na may findings o audit observation memorandum ang Commission on Audit o COA. Napansin ko sa COA, parang maging sila ay ano na rin eh, no? Napansin niyo rin ba? Kaya nga, pag si Kong Marcoleta nagtatanong sa kanila, nagkakandang utal-utal sa hindi nila alam kung paano isasagutin si Kong Marcoleta eh. So, huwag naman sana, no? Napaka-unfair naman sa Vice President na ano, kung sakali man ako, huwag naman sana sila magpagamit. Gawin lang nila yung trabaho nila ng tama. COA. Humarap sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte. Ang hearing ay kaugnay ng privilege speech ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano kung saan kinwestiyon ang paggastos ng OVP sa mga nakalipas na taon. Gayun din sa inasal ng ikalawang pangulo sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa 2025 proposed budget nito noong August 27, bagay na pinalaga ni VP Duterte. We have not done anything wrong. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Yes. Bago ito, tumangging manumpa si VP Duterte dahil hindi niya itinuturing ang sarili bilang testigo sa House Inquiry. Sinuportahan ito ng kilala niyang kaalyado sa Kamara na si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. The Supreme Court says they are not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. And in fact, can refuse to take the witness stand. Refusing to testify under oath sends a signal that there is something to avoid. If there is nothing to conceal, why not take the oath? If the Vice President refused to take her oath, we will respect that. Mariing itinanggi ni VP Duterte ang mga alegasyon laban sa kanya at iginiit na politika ang nasa likod ng pagdinig. Gayunman, Yun naman kasi talaga ang totoo. Bakit ngayon umabot sa ganito, imbestigahan yung mga dating ano? Alam niyo mga kababayan, first time lang nangyari ito sa mga naging vice president. Although, first time din na itong Vice President Sara Duterte ay nagkaroon ng mga iba't ibang proyekto. Pero nakita naman natin eh, yung mga ano niya, mga nagawa niya eh. Yun nga lamang po mga kababayan, talagang ginigipit talaga nila si VP Sara kasi nga gusto talaga nila sirain itong si VP Sara. No? Yan kasi ay utos sa kanila. Yan ang nasa script eh. Diba? Handaan niya siyang tumugon sa audit findings ng COA. Ayon sa pangalawang pangulo, sa gitna ng mga pagtatangkang sirain siya, hindi niya papahintulutang maging subject siya ng investigasyong nakabatay sa itinuturing niyang walang lamang privilege speech. Pinahihinto niya rin ang House panel hearing. So, you may try to destroy me. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation. Yun nga eh, no? Siyempre, hindi ka susundin nila, VP Sara, dahil hindi naman ikaw yung amo nila. Tutuloy pa rin nila talaga yung inquiry na yan.
Yan naman ang ano kasi talaga eh. No, hanapan talaga nila ng butas si BP Sara eh. Yan ang problema sa mga kongresista natin eh. Hindi na sila sa ano talaga, no, sa trabaho nila tumitig, kundi sa utos na ng kanilang amo. Pasensya na sa word ko, pero yun talaga eh. Di ba? Yun ang nakikita natin eh. Our substantive matter for discussion. Pagkatapos ng pahayag ni VP Duterte, nagpaalam na ito sa House panel at umalis sa pagdinig. Sa panayam sa media, prelude umano ang House hearing ng nilulutong impeachment ng Kamara laban sa kanya. Kasi nagsabi na siya kanina, di ba? Determination of malfeasance, non-feasance, misfeasance. So, ibig sabihin, merong ginawang mali. Nagpa-practice sila kung ano yung katagat sa impeachment. Eh kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta ng mga tiga-Office of the Vice President at sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila. Naniniwala naman si VP Duterte na siya ang pinatutungkulan ni House Speaker Martin Romualdez sa pahayag nito ng buksan ng House Plenary Debates. May pinasaringan si Speaker Romualdez at iginiit na hindi ito tolerate ng Kamara ang hypocrisy at mga nagtuturo ng daliri gayong sila ang may kasalanan at gumagamit ng mali ng pondo ng gobyerno. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang... Kumbaga eh, kung ano yung ginagawa nila, no, yun ang ipinaparatang nila kay BP Sara. Di ba ang galing? Speech. Oh, never again. Sa kabila ng pag-alis ni VP Sara ay itinuloy pa rin ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig. Ang mga tanong kaugnay ng paggasto sa confidential funds ng OVP noong 2022, sinagot naman ng mga kawani ng Department of Budget and Management at Commission on Audit. Bahagya namang nagkatensyon sa pagitan ng ilang kongresista matapos igiit ni Saguip Partes Representative Rodante Marcoleta na dapat iulat din ng COA ang iba pang ahensya na may notice of disallowance sa paggastos ng confidential funds. Yun yung gustong mangyari ni ano ni Kong Marcoleta. Dapat hindi lang sila sa OVP naka-focus o sa kay VP Sara naka-focus kasi may mga ibang ahensya na tumatanggap din ng confidential intelligence fund, di ba? Gaya ng mayor. O di dapat daw sabi ni Kong Marcoleta ipatawag din sila para imbestigahan din doon sa kanilang mga confidential fund. Pero nakipaglaban talaga ito si ano eh si Abante, no? Sinasabi niya pa, ang mayor may confidential fund, ang vice mayor ba meron? O ang presidente may confidential fund, dapat ang vice president walang confidential fund. 'Yun ang inaano nila. Eh si Kong Marcoleta, magaling na congressman ito, alam niya yung kalakaran kung meron man dapat na ano, dapat maging fair. Hindi lang isang tao lang o isang ahensya lang ang kanilang sinisilip. E di obvious talaga na pamumulitika itong ginagawa nila sa Vice President. Diba? Lagi nilang tinatanggi yan. Hindi pamumulitika. E ano yung ginagawa nilang yan? Diba? O, sabi ni Ma'am Mina Carnesel, hindi nyo kaya ang talino ni Marcoleta. Kaya ka Ma'am Mina, bilib na bilib si former President Duterte kay, ano eh, kay Kong Marcoleta eh. Napanood nyo ba yung unang video na pinalabas ko kung paano niya sinabi na etong si Kong Marcoleta ay man with the integrity. Siya ang nag-recommend noon na o nag-convince noon kay Kong Marcoleta na tumakbong senador pero hindi siya pinalag noong nakaraang ano. Pero siguro ngayon, no, sana talaga tumakbo siya at kailangan natin siya talaga dyan sa Senado. Siya yung talagang politiko na may pagmamahal sa mga Pilipino. Ipinaglalaban niya tayo. Actually, yung kanya na talagang pakay dapat kahapon kung hindi siya hinarang, no, sa pag ano eh patungkol din sa kalagayan ng bansa ng mga kababayan natin. Pero hindi siya napagbigyan. Natakot siguro sila kasi nga sobrang laki ng budget na ng national budget na aaprubahan nila eh. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am you not. You have been saying things for a while. You have been rebuking this committee.
You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I asked the question. Bunsod nito, sinuspindi muna ng ilang minuto ang pagdinig. Gayunman sa sidelines, muntik pang magpang-abot sina Congressman Marcoleta at abang Lingkod Party's Representative Carapps Paduano. Pinigil ito ng mga kapwa nila kongresista. O diba, handa silang makipagsakitan for the sake of their boss. O diba, kapag kami humahadla sa kanilang boss, babanggain nila, naku po. Halata-halata na kayo dyan. O June, pagkatapos nga ng pagdinig, ano, nagkaroon din ng pagkakataon ang media na makapanayam ang ilan sa mga kongresista kabilang na ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, si Manila Representative Chua. At ganun din si Representative One Rider, Partless Representative Rog Gutierrez. At pareho nilang itinatanggi ang mga impeachment allegations ni Bibi Duterte. Anila, wala silang narinig. Yan ha! Pareho nila itinatanggi impeachment allegation. Tatandaan namin yan. Ha? Kasi kapag, ano, kasi nga mga kababayan, no, gustong-gusto kasi nila, eto sa base na rin sa pag-aanalisa ko at ng iba pa, gustong-gusto nila na mapa-impeach, matanggal sa pagka-vice president ito si BP Sara, di umano, para, no, itong si Tambi, kasi, hindi nila ano si ano si SP si Senate President, no, papakiusapan yata at ito si Tambi na lang paupun para nasa ganun itong si De Junior pag-resignin na nila at nasa ganun si Tamba ang umupo, no, umupong presidente. O di wala kahirap-hirap, pero sa tingin ba nila papayag si BP Sara ng ganun-ganun lang. Kaya nga ayaw magsalita ni BP Sara eh. Kaya doon sa mga kababayan natin, no, na, kanina kasi nung pinapanood yung speech si BP Sara, doon ko naunawaan kung bakit ayaw niya magsalita sa harap ng mga kongresista. Kasi kapag ka nag-ano siya doon, doon siya umpisa na nababakbakan. Pero ako, pabor ako na kay Sir Tad Pailo na lang siya magsalita eh. Doon na lang siya kuan para malaman talaga mapanood ng maraming Pilipino ang kung saan talaga napunta yung confidential funds na yan. Yung 125 million. Actually, hindi na lang yan ang issue ngayon, ha. Pati yung mga ano sa DepEd, mukhang inungkat na rin nila. Dinig, kaugnay ng anumang impeachment efforts laban sa pangalawang pangulo. June? O Rosalie, sa nakikita natin sa mga pagdinig dyan sa House of Representatives, may mga nag-iinit, di ba? Sabi mo nga, muntik pang magpang-abot yung dalawang kongresista. Mm. Tingin ba ni BP Sara, makikialam na si Pangulong Marcos sa gusot dyan sa House of Representatives? Malabo. O June, actually kanina tinanong ng media si Vice President Duterte kung kakausapin ba nito ang Pangulo para mamagitan na nga sa nangyayari. Pero ang sinagot ng pangalawang Pangulo, hindi niya personality yon na humingi ng tulong sa iba, kahit mismo sa kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanong din natin kung naniniwala ba siya na may hand o meron bang kinalaman si PBBM sa nangyayari mga hakbang dito sa Kamara laban sa kanya, tumanggi na siyang sagutin yon at sabi niya, sarcastic yung kanyang isasagot. June? Maalala mo, kanina, Rosalie, humingi ng 1-minute break si VP Sara at pumunta siya doon sa pwesto ni dating presidente at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at doon din kay Congressman Marcoleta. Ano bang sinabi niya doon sa dalawang kongresista? O natanong din yan sa panayam kay VP Duterte. At right after nga naigiit ni VP Duterte kanina, no, sa pagdinig, no, nandun pa siya, na hindi siya manunumpa o magtitake ng oath dahil itinuturing niya yung sarili niya na resource person at hindi witness sa ginagawang House inquiry, ay nilapitan niya si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ganun din si Sagip Partyless Representative Rodante Marcoleta. At pareho niyang sinabi na huwag na kayong magpaka-stress at kaya ko na ito. Yun ang binanggit niya sa mga... Yun pala ang sinabi niya. Oo. Lumapit nga siya kay... Ano, no? Sa, nasa thumbnail natin. Tapos kay Kong Marcoleta. So, yun pala ang sinabi ni BP Sara. Huwag na kayo magpaka-stress. Kaya ko na ito. Matapang talaga itong si Inday.
No? Pero saludo ako sa dalawang congressman na ito, no, na talaga pinagtanggol si VP Sara. Lalo-lalo na ito si Comar Coleta, talagang pinapanindigin niya talaga na siya ay sa ano lang, no, sa tama lang, doon lang tayo sa tradisyon. Pero kinukontra siya ng mga kapwa niya, congressman. At yun na nga, mga kababayan, ang nangyari, no? Harap-harapan nilang tinanggal si Congressman Marcoleta bilang vice chair ng committee. So, yun ang nangyari. Umalis na si Kong Marcoleta doon sa ano na yung kanina. No, kung napansin nyo, wala na siya doon. Dahil nga, hindi na pala siya part ng ano. Kaya, feeling ko, pambabastos din yung ginawa nila. Pero sabi nga ni Kong Marcoleta, hindi naman siya nasasaktan. Kaya lang, hindi siya in-inform ng maaga. Kumbaga eh, on the spot doon siya ano, sa habang nandun sa hearing ngayon. Nalisan na siya ng karapatan. Tauhan ng media ng tanungin kung ano ba yung sinabi niya sa dalawang mambabatas. Kasi itong dalawang mambabatas na ito, kilala natin na kaalyado ni VP Duterte at kanina nakita rin naman natin na si Congresswoman Arroyo ay ipinagtanggol si VP Duterte doon sa kanyang stand na wag nang manumpa dahil nga isa siyang resource person at hindi witness. Samantalang ito naman si Sagi Partless Representative Marcoleta ay tinangkang pigilan yung pagdinig na ginagawa ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Meron pa ba? Eto ha, eto mga ito, magiging bida na naman sa ibang mga palonggis sa Pilipino. Pero mag-isip-isip kayo, no? I-analyze yung mabuti, tama ba itong ginagawa nila? Wag yung, alam niyo na, doon lang kayo nakapanay sa kwan. Pero ganun pa man, marami pa rin namang mga Pilipino talaga ang naniniwala at palilis ang ano ni Vic Sara, no? Wala siyang winaldas na pera diyan sa na mula sa kabanampayan. Eh sabi nga ni Vic Sara, binabaliktad siya. Yung ginagawa nila sa kanya binibintang. Bang mga susunod na pagdinig at iimbitahan pa ba nila uli si Vic Sara bilang isang resource person na Rosalie? Oo, June, ano, hindi ito yung una at huling pagdinig dahil meron pang ibang mga resource person na iimbitahan ang House panel kaugnay nga nitong issue sa paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung dadalo ba si Vice President Sara Duterte sa mga susunod na pagdinig, ay pag-uusapan pa daw yan ng kanilang tanggapan. Matapos ang pagharap sa pagdinig ng Kamara, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi naman talaga sila magkaibigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa ikalawang Pangulo, huli silang nagkausap ni PBBM nung siya ay magbitiw bilang membro ng gabinete noong Hunyo. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. Ayon kay VP Sara, ang kapatid ng Pangulo na si Senator Aimee Marcos lang naman ang kanyang kaibigan. Nang tanungin kung makikipag-unite pa rin ito sa mga Marcoses, ito ang maiksing tugon ng Vice President. Oh, never again. Wag na talaga, VP Sara. Never again na talaga. No? Nabudol ka na sa noong una. Huwag mo lang ulitin pa. Maraming madidismaya sa'yo pagka inulit mo pa yan. Natama na yung isa lang. Pero antay-antay lahat, malapit na tayo sa tawag dito sa inaasam natin.